Hi! Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po to Woman Up! At syempre, kasama natin, straight from Leyte, si Miss Ina Loy! Hi! Good afternoon, everyone! Maayong hapon all the way from Leyte. Welcome to Woman Up! And syempre, ang atong kinakusgang DJ nga si DJ Jackie, straight from Cebu. Hi, hello, DJ everybody. Jackie. Hello, woman uppers. Is that what they call what we call them? Woman uppers. So quarantiners. Mayong hapon na atong tanan straight from Cebu and sa mga nagkuan na diha, GCQ na diha. Congratulations. May pa mo. And syempre, we have our very special guest for today from Manila. Manila? Ang Vice President po ng PAGCOR ngayon and multi-awarded musician na si Mr. Jimmy Bondo. Good afternoon, Sir Jimmy! Happy lockdown, everyone! Welcome. Thank you for having me here, Arian. Aina Odessa, hello! Hello! Thank you! Thank you for your time, Sir Jimmy. Very happy to be here. Yay. Thank you talaga! Sir Jimmy, kamusta naman tayo ngayon sa lockdown life? Ito, humahaba ang balbas. Ano ba? Nakita nga namin. Bungot! Bisaya. Bungot. Okay, pero sa totoo, hindi masyadong lockdown ng buhay ko kasi katulad ni Counselor, may relief operations din kami. So, araw-araw pumapasok pa rin ako. Medyo mas maiksi lang yung araw ko ngayon. 4 o'clock, uuwi na ako. Naliligo ako ng maigi, kaya nakapambahay na ako. Ayan. Nakita yung t-shirt niya, Boracay. Now we can only dream about Boracay now. Oo nga eh. Pero di bale, adjust. Saan po kayo sir? Di ba kasi na-mention niyo po, meron kayo mga relief operations din. Saan po usually banda? Minodify ko yung, kung meron tayong modified na quarantine, meron din kaming modified na relief operations. Kasi syempre, hindi namin pwede i-risk yung buhay ng mga frontliners. So ginagawa namin, pinapasundo na namin sa LGU. Kasi yung mga LGU, may mga sarili namang trucks. No? So mas mabilis, no? Mas mabilis kapag sila na lang kumuha. And they are, and usually they are very willing. But syempre, pinaalam namin sa mga kaibigan sa COA if that constitutes a good enough na turnover, di ba? Okay naman kasi minomonitor naman namin yung pag-distribute din. Pero isang tao na lang yung nandun, yung pag-distribute. Okay. Sir Jimmy, how do you choose your recipients po for your for your relief? Well, as a corporation, we go by the board directors. Board of directors. So kung ano man ang discretionary standards nila, of course that's up to them, no? Pero we recommend. Siyempre, nagre-recommend kami sa kung gaano katagal na naka-lockdown. Yun ang number one. It's not even the number of patients kasi wala naman tayong magagawa dun kung gaano katagal na naka-lockdown kasi usually, people have enough money for about 3 days, 4 days, di ba? Ganun lang, sadly. So, ayun. Si Aina, nang hatag po kag relief goods karon. Girl, sa asa man dapat? By random girl. O kinsa itong needed, mga needy. Oo. Because we cannot just give, we don't have enough, we don't have enough resources to fund everybody. So, we just randomly give those who really, really needs it the most. But what we're in China is zero cases pa mo, di ba? We are zero as of today. Good thing. Congratulations. That's so nice. Congratulations. That's really good news. Diyan po sa inyo, ilan na po ba? Ano yun, ma'am? Diyan po sa inyo, sir, ilan na po yung cases? Ay, nako. What do you mean? NCR? NCR, sa community niyo po? Dito sa direct community ko sa barangay wala, which is good. Pero yung sa of course I consider myself as part of NCR. Sa amin talaga yung mataas. Mataas yung NCR, 'di ba?
Oo, yung halos yung buong 12,000 na sinasabi, halos lahat dito-dito lang eh. Kumusta naman so per ano may time cut to ano play your music pa rin ngayon na COVID? Do you always like, do you find comfort in your music? Mahirap na tanong 'yan ah. Kasi ano eh, alam mo I don't want to parang seem like na hiwalay ako sa iba, no? Pero yung music kasi sa akin, dahil I've been doing it nung batang-batang-bata pa ako, hindi na ako conscious kung kailan ko siya ginagawa. Basta alam ko, may gitara lang ako dyan sa may kama ko lagi. But performing professionally is something that I miss. Yun ang namimiss ko. Kasi syempre, nag-ibaan yun ng buhay ko. Eh. So, yun namimiss ko yun. Pero yung playing, hindi ako tumitigil. Parang, I suppose I sing every day. I don't know. I don't remember. Hindi ko naman pala yun. Pero na-intrigue ako kung anong kahibaw mo Bisaya si Sir Jamie. Ay, really? Oo. Eh, may... Na ako uyab sa una na taga Davao. Ay! Na maudi ay! Kaya pala. Bulag na. Sir, ako namog... Mabagal na yung ano ko, yung pag-intindi ko. Dati mabilis na eh. Kasi kausap ko araw-araw eh. Eh, nung iniwanan niya ako, parang sinama niya yung yata yung language. Sir Jimmy, do you agree with me kapag sinabi namin na maganda yung mga Bisaya? Ah, oo. Ay, wala siyang choice, girl. tayo kausap niya, puro tayo. Hindi, alam mo, ang beauty ng Bisaya, to be truthful, ah, hindi ako nakikipagbulahan sa inyo. Ang beauty ng Bisaya talaga is yung innocence niya. I'm not saying innocent yung mga babae. Hindi naman. Oo. Pero kasi, mayroon yung detachment niya sa parang pagka masyadong western ng imperialist Manila, di ba? Na detached siya doon eh. So may mystery. Kaya maganda eh. So type niyo, sir, mga Bisaya. Are you still single, sir, if you don't mind me asking? Oo, single. Single pa si sir. Kaya kaway-kaway sa mga single dyan. Kaway-kaway sa mga single dyan. Single available po ba? Oo, yung bisdak ko na girlfriend was right before the elections yon, siguro yung stress nung transition nung life ko baka na it took its toll, di ba? Oo nga eh, because you got busy eh. Oo, tsaka syempre there was siguro hindi alam ng marami yan, pero syempre pag may uncertainty sa buhay mo, syempre yung stress din, di ba? Kasi, di ba ma'am, yung government work, grabe, di ba? Grabe talaga siya. Parang, lagi mong, parang para sa bayan, lagi yung sinasabi mo. May naiiwanan talaga. Pero baka naman, sir, yung transition from being in entertainment and then being in government. Well, it's been 4 years, so I've had enough time. Tapos nag-aaral ako, which helps kasi government is largely run by laws, di ba? So, yes. After the second year ng law, medyo kuhang-kuha mo na eh, no? Tapos, coupled with the experience sa government corporation, parang okay na. Pero ang hindi ko bibitawan is my belief in malasakit. Tsaka in simple management, no? Simple management, simple order. Kapag maayos ka lang mag isip, parang hindi mo naman kailangan ng law degree siguro to run a simple operation. Basta may malasakit ka, tapos yung policies mo are built around that. Parang hindi ka naman maliligaw yata. Opo. Pwede mag-greet muna tayo sa mga viewers natin. Hello kay Maris Dizon. Hi, Maris! At saka kay Mai Arasa. Hi, Mai! Kamusta? Nanonood ang mommy ko. Hi, mama!
I hope you like the Spanish bread. And then wow. Kay Papa Philip, hi. And then kay Hero Sonar Aloria, kay Lloyd Descano, at ito, familiar sa inyo mga girls. Carlos Luis Supe. Ano siya? Ay, kinabog yan. Ah. Hi, Carlos. O, diba? Something in common. Hi, Spartans! Domingo, Chalpita Baby, hello. Good afternoon po sa inyo lahat. Sir Jimmy, meron akong ano, may nagpapatanong kasi sa akin. Mm-mm. Pero nahiya ako. Pero tatanong ko pa din kasi nandito na rin naman tayo. Ayaw na maulaw. Ayaw nagkaulaw, girl. Sino yung inspiration mo dun sa paggawa mo dun sa ano, Let Me Be The One? Kinsa to yung oh, yeah, that's my favorite. I'm a fan. Ang hindi alam ng marami was nung girlfriend ko pa si Nina noon, sinulat ko na yung song na yon. So, kami pa. So, okay. So, parang hindi premonition? Naman siya. Parang ganon. Yes, you got kuha mo all this. Parang, di ba, I'm sure you've been in relationships. Tapos, parang napipredict mo na parang dito yata uuwi to. Parang ganon. Ito na, downhill na. Although it's also a composite of many life experiences. Kasi it's really, ano, parang sweet and sad na parang, mm-mm. You know, parang when you're in a relationship, syempre wala naman nag-start, wala may nag-start mag-relationship na you want to just end it immediately, di ba? Yeah. Mm-mm. Ano siya? Actually, I thank God for that, ano, inspiration. Kasi more than the message of the song, ang message nung kanta na yun sa akin is pinagbigyan ako ni Lord eh. Kasi I was 28 years old and I was really struggling no as a musician. Siyempre, you know, when gumraduate ka, no, pinaghirapan mo, tapos makikita mo yung mga klase mo, mga vice president na ng kumpanya, presidente na, yung iba, abogado na. Pero ikaw, you put all your eggs no in that basket. No, yung eggs mong pinili mo yung puso mo, di ba, over anything. Tapos 28 ka na. Wala ka pa rin pera, di ba? Tapos sa'yo, Jesus ko, ano mo lumapansin sa'yo? So, but parang ginawa ko yon na parang last ditch effort, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, isa lang. Pag wala, okay na, ayoko na mag-aahensya na ako. Ganun. Pero isa lang. Isa lang. Tapos ano, binigay niya. Parang sige, o yan, isa lang. Isa lang nga. Kasi sinabi, oo, oh, na-limit tuloy. Meron, is it timing, sabi nga kahit isa lang, kasi meron dito nag-message, si Kim galing kay Miss Candice kano. So, kahit isang line lang, favorite sample naman po ng Let Me Be The One po. Ayan! Ayun? Kahit isang okay. Line lang din daw po, isang line lang din. Pwede namang mamaya, di ba? Ito ngayon. Oo nga, eh, kasi dalawa na tayo. Halagang din. Oo. Pang ano na yun? Pang-ending. Pang-ending na yun, di ba? Sir Jimmy, the first and only time I saw you perform that live was in an intimate dinner concert in Bohol. Oh, matagal I remember that. Yeah, yeah. Oh, you do? Yeah. Ayun. Ang ano nun, ang tagos sa puso. Kasi nga, they say that iba talaga if an artist performs his music live. Live. When he performs it live, mm-mm. It's different every time and it's different. It's talagang ano, makikita mo yung soul ng kanta. And they say that songs that hurt are the best songs. Tama ba yun? Wow. Palagay ko, kasi wala nang... You know, I tried not to write songs when I was happy. Hindi ko magawa eh. No? Siguro yung iba may gift doon. Si Pharrell nga gumawa ng happy na kanta. But it's a gift. Because when you're happy, you're too busy experiencing your happiness. Diba? Na you're happy. You're happy with your girlfriend. So masaya kayo. You're too busy. Diba? But when you're sad, nasa kwarto ka and you have nothing to do but ibuhos lahat ng leching ginawa sa iyo ng mga. So ayun. So you end up making more, 'di ba, na sad na songs. So Jimmy,
Sorry. May mga nagme-message sa mga ano, galing kay ano, sabi ni nung Candice kano, so sabi niya, "Di pa po kayo nagsisimula, kinikilig na ako, sir." O di ba? Single ka pa ba, Candice? Ano ba tong show mo talaga? Ano ba to? Parang it's a date ba to? Ano ba to? Hindi kaya ka tinatanong kasi karamihan, di ba mga seafarers' wives? Seafarers. Candice daw, single ka pa ha? Tamoy, sasali mo pa ako dyan. Magugulong buhay na. Dami ko kanyang kaibigan na seafarer. Niloloko ko lagi yan. Galing kay Alan Cabindol. Oh. Galing kay Alan Caseron. Hello sa inyo, Sir Jimmy. Baka gusto niyo po mag-sing para sa amin. Sabi na ngang later na, ang kulit. I will. Oo nga, later. Oh, promise, I will. Nakasetup naman yung gitara ko eh. May gitara ako dyan. Yay. Pero mahirap na kasi marunong magbisaya si Sir Jimmy. Kaya hindi mabaligya. Natin, hindi nato mabaligya. Mabaligya. Mm. Diligyod. Basin niyo ay! Shady! Katubas ka na, sir. Yung pag malalim na, pwede ako maligaw ng konti. O kaya pag, like dati, nung nasa Cagayan ako, may ulit ng ulit na tiyada, sabi niya. Sabi ko, ano yung tiyada? Tapos nakuha, syempre, in-explain na nila, di ba? Kasi ang hirap eh, aaralin mo, no? Aaralin mo yung language. Tapos medyo naiintindihan mo na, Dabawenyo nagturo sa'yo. Tapos iba pa pala yung ulaw sa uwaw, di ba? May mga Cebuano, ang kukulit naman itong mga Cebuano, iniba pa. Hindi, ang nag-iba pala yung Dabawenyo. Nauna yung Cebu, no? O yun, so, ayan, yung, pero you learn, I like learning languages. Kasi pati yung pag-aral ko ng music, or pag-aral ng law, or pag, parang pare-pareho siyang faculty sa utak. Mm-hmm. Feels the same. Sir Jimmy, do you speak other dialects or languages? No. Nag-attempt ako dati na magkapampangan kasi my name is Bondok. My dad is a second generation na removed from Pampanga. Pero dito na rin lumaki daddy ko. So, parang I wanted to connect with my roots. Pero ang hirap eh. Pag wala kang kausap, wala talaga. Actually, akala ko sasabihin niya kayo nang hirap na nang naiintindihan ko na yung Bisaya tapos mag-break lang din pala kami. Oo, diba? Tapos dadalhin pala lahat ng salita. Mga sulti ba? Lisod. Basig taas kayo kag standard sa girls, Sir Jimmy. Hindi naman. Ako okay lang na maganda basta mayaman. Ay, okay. Perfect. Diba? I don't mind. Di ako choosy. Diba? Kahit maganda pa siya, okay lang. Oo nga, no? Basta mayaman, no? Mayaman, no? Nagta-thumbs up yung viewers. So, siguro, nagta-thumbs up sila. Maka maganda at mayaman. Hi, Christina! Karatikit watching from San Francisco. Hi! O, di ba may viewer tayo from San Francisco? Oo, galing naman ng show ninyo. Ano to, when did you start? Ako naman magtatanong. Hindi, isa lang. When did you start this? Pwede, basta in Bisaya. Sinugdanan ang show. Tama ba yan? Pwede na. Yeah, we started lang. Quarantine. Actually, we were supposed to have an event in Duty Free. In Paranaque, Cold Woman Up. And it's for mga seafarers, wives, and women in maritime. It's really to empower women, to entertain, to give information. And dapat nga po guest dun si Senator Hontiveros at saka si Ms. Mocha Uson. Mm-hmm. So we were so excited. And then, COVID happened. Pero you were able to get the Senator Risa on Zoom, right? Yes, yesterday po. Yeah, but with different sets
with different women panel ano co-hosts. Co-hosts. Congratulations. Ang galing, mahirap yung ginagawa nyo, ha? Galing, congratulations. Yeah, thank you, sir. And then, you know, we really appreciate you, you know, giving us time. I know you're so busy. Hindi, okay. I'm very happy to be here. Tapos, also, if you will notice, yung music is always asked pa rin pag pinag-uusapan si ako. Si Jimmy Bond. Oo nga eh. I'm happy about that, no, kasi it feels like a blessing. Kasi, you know, one of my fears was nung pumasok ako sa government was baka makalimutan naman ng tao yung totoong identity ko. Kasi, I'm in government to help the president. No? I know the show is not partisan. No? But it's true. Ang aking, gusto ko siya tulungan eh kasi naniniwala ako sa ginagawa niya. Tapos, pero syempre, may part of me na paano kaya kung mabura naman yung essence of, yung kung sino ako. But, from the comments, you can see na parang hindi naman. So, I'm happy that that's, I'm reminded na hindi naman nila ako nalilimutan. Sir, humirit na naman si Miss Candy. Sabi niya, nalimutan ko na yata kung paano magmahal. Dahil nung isang araw, nung kami nagpasyal, nakita ko sa dulo ng aking mga mata ang dati kong inibig. Ouch. Ay, ano yan? Kanta ko yan from an old album. She's quoting the lyrics of my song called Disgracia. It's an old song way before Let Me Be The One. I wrote that in high school. I'm turning 45 years old on May 31. So happy birthday. Thank you. So that song is roughly 25 years old, 'di ba? Wow. Mga ganyan, 'di ba? Or I can't believe it. 30 baka halos 30 na. I'm just being curious, Sir Jimmy, no, because you're making a big name in the music industry, and how do you make your transition from the music industry to government? Kasi medyo iba naman yung they have different worlds. Ang pinagkaiba niya is na is the same as yung pagkakaiba ng private and public in industries, no. There's so much accountability sa public, as you know. Yes. To the point na hanggang ngayon, meron pa rin part of me na is rebelling against that. I accept it as a constitutional thing, no? Dahil public office is a public trust, blah, blah, blah. Pero kuminsan, it gets in the way of efficiency. Diba? Na talagang... Yes. Parang may presumption na lang na lahat ng gagawin mo, may pagnanakaw na magaganap. The end result, makakarelate ka dyan, girl. Oo eh. The end result is that sometimes slow service. No? Slow service. Tapos kuminsan yung mga brave who break the rules for the good of man. Di ba? May ganyan eh. Yeah. Nakukulong yan. Kuminsan. Or nakakasuhan administratively. Di ba? So, you know, you follow the rules. Pero what I miss, yung sinasabi nyo po sa katanong nyo, yung transition, ang nami-miss ko is the speed. No? Because music operates on inspiration. Pag na-inspire ka, gagawa akong kanta ngayon, next week, i-release ko to, ipopromote ko to, kahit Facebook lang. Ngayon nga, may Facebook na eh. Dati, I went to radio stations. Bahala kayo. Burn ko to sa CD ko. Pupunta ako sa R&B station na to. Blah, 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 blah. You act on passion and instinct, but you're planning, you're thinking, you're dreaming. Ang buhay na buhay ka eh, no? Lahat buhay. Sa gobyerno, parang may namamatay sa'yo into-into na ang bagal. Ang bagal. Kasi may due process na kailangan i-follow eh. Correct. Which I accept. I accept that. Oo. Pero, you know, I really wish at some point matauhan ng mankind, no? Hindi Pilipinas, no? Ang mankind. Mankind. Matauhan tayo that government should be the most efficient corporation. No? The most efficient corporation dapat yan. And sana in our lifetime makita natin, maybe it's the president's
maybe that's his mission. Well, we can only do what we can right now and then hope that even yung the next generation can at least like enjoy or bask in the parang hard work and sacrifices of our generation. Yes. Oh, hello from Cebu daw, galing kay Renulfo and kay Joy Pascubelio. Ang tinuod nga love team, hello. And then kay Joe Wong, hi Arian, hi Joe. And yeah, kahit is ang kulit ni Candice, kinikilig daw talaga siya sa iyo, Sir Jimmy. Talagang Candice, sana talaga single ka ha, hindi. Ayan na, hawak na ang tao. Ng single. Ayan na. Ayan na. Sige. Makulit si Candice eh. Hold your breath, guys. Eh, sige, usap muna tayo. Si-setup ko muna itong... Kala ko kakanta. Sige, usap muna tayo. Sige, Sir Jimmy, question. Kasi itong pinagdadaanan natin ngayon, this is, I hope, a once-in-a-lifetime thing. I hope, something na hindi na maulit in our generation. Kasi diba, it kind of like comes in cycles. It's every 100 years or something. Yeah. Ano po sa palagay niyo, Sir Jimmy? Will this ever end? Will this end soon? Your personal opinion on this po? Depends on what you mean by end, eh, no? Because we still have the common cold. Like, we go back to the way it was before this started. Una sa lahat, ayoko. Ayoko na bumalik na tayo sa dati. Because pag bumalik tayo sa dati, it means we missed the lesson. Kasi ang linaw ng lesson ni COVID. Ang sinasabi sa atin ni COVID is it is time to utilize the internet more. Let's work more from home. Bumalik tayo sa mga decentralized government. Mag-national ID tayo. Yun yung lessons eh. No? Huwag na tayo bumalik dun sa dati. Tapos, kahit mahanap yung vaccine, the scientists have been saying na magkakaroon ng second wave. That, di ba they have been predicting this since before this? Sabi nga nila may nag-propose kay Bill Gates na i-fund sila dahil they were saying, sir, may padating na pandemic, matindi to. And Bill Gates helped them but a little bit too late. Di ba? Ewan ko kung nabasa nyo yon. So by the way, Ma'am Odessa, I don't think hindi ito cycle na next 100 years. I think it might happen more often. Kasi ang kaisa-isang problema, pag mamarunong ko lang to ha. Ang kaisa-isang problema na nobody is talking about is just one thing. Isa lang talaga. It's overpopulation. Ang dami-daming tao na sa mundo. And it's not going to stop. We're going to keep battling for resources. Mag-aagawan tayo sa pagkain. Magkakasakit tayo. So, hanggat wala pa tayong solusyon doon, we really start moving in smaller circles. No? Yung dito lang tayo muna. I mean, dati nasa village lang naman tayo. Masaya na tayo sa maliit na baryo, di ba? So, ayun. I hope hindi tayo bumalik sa dati. I hope we learn the lesson. And of course, I hope we find the vaccine. And even if we find the vaccine, sana i-prioritize na natin ngayon yung family life, yung nakaka-uwi na ng maaga yung mga tao. We'll spend more time educating their children. Ayun, yun ako. Yun ang pangarap ko. At saka, sana after this, people will be more mindful of our carbon footprint, yes, our environment. Kasi I think this is really a wake-up call na, parang sabi ni Earth, sandali, bisita ko lang kayo ha. Oo eh. Totoo yan. That's so beautiful, bisita. We're visitors and we're taking over and, water is running out. We can't keep up with production of food. Ano naman ang linaw ng messages ni God? Sinasabi niya na through so many ways. Pero ngayon, nakikinig tayo because we're hurt. No, we're hurt and we're sick.
or sick. But parang bata din na may sakit siya, so nakikinig siya sa nanay niya. Pero nung gumaling, hindi na naman na nakikinig. Sir, meron pong ano, sabi niya, may nagtatanong si Wendell, sabi niya, Sir, ano po yung community relief operations ng PAGCOR? Parang na-answer na yan ni Sir Jimmy kanina. Yeah, oo, already. Mm-hmm. Yeah. Galing naman kay Joy, nakakita ko live ni Jimmy Bundok niya diri sa Cebu, Second Street Comedy Bar, Ningduk, yun na siya tingog. Intindihan niya, Sir? Of course, maganda daw boses ko. Nanood ko sa comedy bar. Sa naalala ko 'yon sa saan nga ba 'yon, sa Second Street. Second Street. Maling address pa ako, ha. Hindi 'yun ang pangalan ng bar kasi may 22nd Street din dito sa Manila noon eh, tapos branch right. Na 'yan. Naririnig ba 'yung gitara? Oo nga. Yay! Ayan na, Candice, ha? Narinig niya yung guitar. It's you can hear it? Yeah. Yes. Somebody told me you were leaving. I didn't know. Oh. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. No more. So you're walking out the door. Nobody told me you'd been crying every night. Nobody told me you'd been dying, but didn't want to fight. Nobody told me that you fell out of love for me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Thank you. Yay! Sir, last ano sabi ni Candice, Sir, for virtual hugs and kisses naman daw. Candice, talaga dapat hindi ka asawa ng si Ferrer, ha? XOXO. Walang kupas daw for virtual hugs and kisses. Ano yun? Kala ko nga naputol kasi hindi kayo nagko-comment eh. Baka naputol. Eh, nakikinig kami. Respect pala yun. We're taking respect. It in. Sabi ni Cam, single daw siya. Single naman daw siya. Okay, diba Candice? Diba nang single, basta mayaman. Sabi ko. Remember the criteria, Candice. Combination yan, ha? Yeah, bang ano, Candice, ano, meron na ano tawag diyan? Single pa rin naman si Sir Jimmy. So pwedeng ano, parehas kayong single, same boat. Hi Sarah. After hearing Sir Jimmy's ano, music, I mean like he's been with the government for how many years, but his name will always be attached to music kasi ang galing niyang kumanta eh. Why thank you. Bait naman ni Councilor. Diyan na ako titira. Pagkatapos itong COVID na to, diyan ako titira. Oh, it's a late eh. Tapos matututo ulit magbisaya si Sir. Oo, oh, diba? Pero ano, lahi. Lahi yung Bisaya sa late. Di ba, konti? Medyo different. It's different. Lahi. Lahi. Nung bago ako sa, when I newly transferred to Bohol,
And ano, I didn't know how to speak pa masyado Bisaya. Tapos yung parang yung niloloko ko palagi, yung libog. Nila makalibog! Makalibog! Tapos yung Bisaya, sabi ko, that's so pastos! Nakalibog ka. Kaadyo. Kaadyo, di ba? Kaadyo. Libog! Magkaayon ko! That's so bastos! Walang masama sa libog. Lahat tayo nako-confuse ko minsan. Oo nga naman, nako-confuse tayong lahat minsan. Sabi ni Joy, ay, gikilig na sad mi diri. Kinikilig daw sila sa iyo, sir. O, di ba? Tinan mo, after, di ba, sabi niyo, sir, if you don't wanna lose yourself sa government, you know, I think you can see naman sa mga viewers na talaga marami pa rin kinikilig. Aslong pa ka, sir! Sabi. Alam mo yung when I joined government, hindi lang siya parang to help, but also, well, to help, but to help the music industry. Kasi, alam mo, recently, di ba, laki-laking news nung ABS-CBN na issue, di ba, yung sa franchise. And ang daming nag-away dyan. May mga nagkahiwalayan na pamilya dyan. But the real issue of I think of performing arts in the Philippines, the real issue is that it is not supported by government. Di ba, no? In the same way na, di ba, sa K-pop, grabe ang suporta ng gobyerno dyan ng Korea, di ba? Uh-oh. I also did a few studies on the yung GDP ng California na nanggagaling sa music and entertainment. Grabe, it really changes their revenue from taxes. Tapos mas tumataas ang quality ng art sa kanila because it's regulated. So ako, yun ang pinasok ko dito eh. Kaya ako nag-aaral, kaya medyo binago ko buhay ko kasi kung hindi ko gagawin, wala yatang gagawa eh. Yun ang paniniwala ko. And before, we were always just at the mercy, kumbaga, of big networks. Not just ABS. But, you know, these networks, whatever your opinion of these networks are, no? Kulang yan. It cannot house all of the talent of the Philippines. Kailangan sa Leyte, sa Bohol, sa ganyan, may healthy na local entertainment industry so that it will properly represent the customs and traditions of each region, of each province. And yun ang dream ko, pangarap ko yun. Gusto ko na makita ng mundo kung sino yung Pilipino and they should see our sunsets through our songs, di ba? Yan ang pangarap ko eh. But siguro we'll get there pag legislation, if we find a way to get to yung magkaroon ng legislation about it. But the truth is, I doubt it. Parang mahirap. Pero yun ang pangarap ko. Pero ano yun, sir? Kasi yan yung problema ko yan eh. Pag when I go abroad, yung parang pag may nakakasip ko, oh, you're Filipino, sir, you're a good singer. And then biglang, Alay mo, ma-impress sila. Hindi, sir. Samundan yan. Ako talaga, ha? Naalala niyo yung scene ni Cameron Diaz sa My Best Friend's Wedding? Yeah. Nung nanood kami ng lahat ng friends ko, nagtinginan sa akin nung kumanta siya. O, di ba na-inlove sa kanya dahil dun sa sintonado niyang kanta? Baka mapahiya yung Philippines pag ako yung kumanta. Hindi, kasi di ba, you will see that we have so many singers abroad na bilib sila. But until now, that's a good thing. But until now, what we're doing is we're singing their songs. Kanta nila. Layo yung rendition natin. And that's good. That's a good first step. Pero tulad ng pag-akyat sa hagdan, hindi ka naman titigil sa first step. Di ba? You have to take the second, the third, and the fourth. And the second step is to get a few songs out there. To be copyrighted in the name of a Filipino, kumita siya, nakasing sikat ng Beatles, Elvis, kahit Justin Bieber, kahit kung ano. Because produkto yan eh. It's a product.
it establishes, it creates revenue and it establishes goodwill. Inaayos niya yung image ng isang bayan. Ang alam nyo, ako, I don't know if I'm the oldest here. I don't know. I will not ask because you're all ladies. But, noong panahon namin in the late 80s and early, even in the 90s, pag sinabi mong Koreano, and this is with no offense to the Korean listeners kung meron, pag sinabi mong Koreano, ang tingin dyan bastos, tsaka madumi, tsaka nanggigit-git sa airport, walang respeto sa personal space, balumbado, yan ang tingin sa Koreano noon. True. Noong time namin, ha? Pag sabi sa airport, ay, wag ka dumikit dyan sa Koreano na yan, o babanggain ka niyan. Totoo yan, ha? Ako, this is real talk, hashtag real talk to. Pero, for in some magical transition, ang tingin na sa Koreano ngayon ay fashionista, metrosexual, magaling kumanta, magaling sumayaw, malinis, gentle. Diba? We have Ryan Bang who is funny and very amicable. And this did not happen by accident. Diba? May nag-design nun para ma-promulgate sa buong mundo ang bagong image ng Koreano. Ngayon, totoo bang fashionista sila? Totoo bang magaling sila sumayaw? Totoo? Hindi natin alam kasi hindi naman tayo nagpapasurvey dun. Pero the point is, yun ang tingin natin ngayon. And there are people on the streets, children, who do not know the national anthem but they know K-pop songs. Alam nila yung mga salita na chong-chong-chong na yun. Diba? So, it can be done. Pero dapat pondohan. K-pop. Actually, magandang dream yan. Sana magkaroon din tayo. You know, I watched Huling El Bimbo, the musical. Oh my God. Niyan. I was mind blown. I mean, I can relate kasi nung college ako, magkasama. Mas matanda sa akin yung Eraserheads. I just want to make ka-age ko yun. Ka-age ko yun. Yeah, hindi kami nag-abot naman nung college, pero yung tambayan kasi namin, we were in the same tambaya, same tambayan kasi dati sa Diliman, ganun yung tawag tambayan. So, we're in the same. So, I can really relate to the songs, tapos yung life nga, yung ano doon. So, it was really amazing to hear them sing and see them perform. And, you know, I've seen shows that Broadway, and you know, kahit ano, hindi magpapahuli ang mga Pilipino. Of course. You know? Yeah. So, it was really amazing. It was really a wonderful experience. I was really glad na they streamed it live. They were given a chance to watch it kasi I missed it nung nag-show sila. Yeah. So, yeah. So, I really hope that tama po kayo, sir. More attention to our Filipino music. Kasi maraming Filipinos who are very talented. Diba, Odessa? Kanta ka nga. Ha? Choppy, choppy. Diba yung Eraserheads na kanta ba? It's beautiful to everyone. You will not find anyone who will speak against it. Siguro 1 out of 1,000, maybe. Ganyan. Right. Because the music, marami reasons yon. Una, totoong Pilipinong-Pilipino siya eh. No? It's real. Hindi siya mukhang gawa sa studio, di ba? It depicts the Filipino college student eh. No? Parang college na college siya eh. Pangalawa, it's cool. Cool siya, cool. Na aidolin mo. Tapos, musically, it is very sound. Ang ganda ng mga melody. Pwede mong gawing ballad yung hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo. Pwede mong gawing rock. Masdan mo ang aking mata. Hindi mo ba nakikita? You can do anything with it, but the music stands. The lyrics will stand on its own. Pero ang nakakalimutan natin is yung mga genius nung nag-push nung kanta na yun nung 90s, it was marketed so well na talagang parang ito ang buhay sa UP.
Kaya na mo, sa probinsya, maraming nagdi-dream na mag-aral sa UP, sa pamantasan ng Republika ng Pilipinas, maging scholar ng bayan, magkaroon ng mga ligaya nila, sarili nilang girlfriend na ligaya na with a smile, ganyan. You know, it depicts a life that people want to live, di ba? Kaya successful ang Eliza. So why can't we do that internationally? Bakit hindi natin inggitin ang buong mundo na di ba ang ganda dito? Kala nyo sa New York lang maganda? Eh, I've been to New York. I mean, it's cold, but ang dumi. Ang dumi sa New York, you know? I mean, may cool places. Yeah, sure, beautiful. Pero bastos din ng mga tao. I mean, I'm not disparaging, no. Ang sinasabi ko lang is it's just a real city too. It's a real city. Ang Hong Kong, 'di ba? Gandang-ganda tayo sa Hong Kong. And usually I go there during yung parang medyo winter time nila ng konti. Pero nagpunta ako minsan doon, nag-rally kami doon. On the, yung summer nila, summer. Ang init. Tapos nung tinitingnan ko siya, nandun ako, ang init. So parang kasing init na ngayon. Tapos sabi ko, dumi din pala dito. Kasi pag hindi malamig, nakikita mo na, parang sa Binondo lang to, ah. Parang ganon, ano? Totoo, ha? Totoo to, ha? The weather does something, eh. It envelopes it in a mystery. Na parang, wow, alam mo naman kung ano. Pero pag pumunta ka sa UP, mainit man o malamig, pumunta ka sa Ateneo, sa mga school grounds, yan, Pilipinong-Pilipino yan, yung sunken garden ng UP. We can talk about that. Counselor, yung nasa likod ninyo ngayon, yung puno-puno, I would love to be there right now. I would love to make a song about that right now. Walang ganyan sa Amerika. Wala silang ganyan. That's true. Diba? We can sing about it. That's true. Actually, at saka ang daming maduming places, ha? Oh, totoo. Totoo. Sa ibang bayan. Madami. Yeah, at saka yung may time nun eh, kumakain ako nun, nasa Miami ako. Tapos may lumapit sa akin, ini-Espanyol ako. Tapos sabi ko, ano, habla Espanyol un poquito. Tapos sabi niya sa akin, where are you from? Sabi ko, from the Philippines. Sabi niya, are you here for work or vacation? Sabi ko, vacation. I'm here for vacation. Tapos sabi niya sa akin, oh, how can you afford that? Sabi ko, dude, you're Mexican. Para ba? We're on the same boat. Wag ba ako discriminate? Hello? Tana, sinabi mo, by stealing from people like you. Di mo tatakot na ngayon yun. Di mo. I kill for. No, but yun nga. I'm an assassin, actually. Anyway, sir, thank you so much for your time. Any more last messages sa ating viewers? Salamat sa inyo and for fighting for the cause of gender and development for women, which I really believe in because ang mga bayan talaga that activate their women, no, talagang mas nagtatagumpay talaga yan. So I applaud you for that. Sa mga OFW, sawan-sawa na siguro kayo na tinatawag kayong bayani ng bayan, but as you can see, kahit yung recent na PhilHealth issue, pinag-aagawan ng pera nyo, no, because you are heroes. You are a part of nation building of a nation that you are currently not in. Isipin niyo yon, no? Para kayong nagdo-donate sa isang bayan, and therefore you are investing in your nation without selfish interest. Kaya kayo bayani. And I think we forget that, no? Yung mga iba feeling nila, wala lang, OFW lang ako. But your remittances to the government, the goodwill that you create, ano yan? Kaingit-ingit yan. And as a matter of fact, yan ang idol ko na pattern para sa musicians, because I want to create an army of musicians
who will be OFWs. Hindi yung parang siningit lang nga yung binigyan lang ng OAC para hindi ganon. Yung gusto ko yung merong product, may programa ang gobyerno na talaga magpadala ng army ng magagaling na mga mang-aawit at musiko para ipakita sa kanila how good our the Filipino heart is. So, idol ko po ang OFW. That's a big reason why pumayag ako sa guesting na ito. Because I want to express to you my personal thanks, my personal gratitude sa inyong pagkabayani. Lastly, pinagdadasal ko po kayong lahat to be safe during this COVID season. And kahit na malift na yung mga quarantine, I suggest you just stay at home because the numbers show that it's likely going to kill you pag nagpasaway ka. So just if you, whatever you can do at home, nurture your children, enjoy your parents. Rediscover art, rediscover music, rediscover reading, and rediscover your love for yourselves. Yan lang ang mapapaalala ko po sa inyo, and that never go to sleep without praying. Yun lang. Thank you po, sir. Thank you po for your time. Ladies, see you again next Saturday. But every day, we woman up. See you. Thank you. Thank you, Sir Jimmy. Thank you, everyone, for watching. Thank you, Sir Jimmy. Thank you for watching. My pleasure. Thank you. Thank you. Bye. Bye.